Yo mga tol, isang mabilis na balita, Mikey Williams pinaboran ng TNT pero ayaw pa rin magparamdam. Dismayado nga ang TNT dahil di pa rin daw nagpaparamdam si Mikey Williams. Ayon nga sa kolumnista, sinunod naman daw nila ang gusto ni Mikey. Sabi pa nga ay pipirma na lang ang kulang ay okay na. Naka-schedule bumalik sa Pilipinas itong si Mikey ngunit nakumpirma nila na hindi umalis ng US. Pati agent nito ay walang alam kung nasaan namang lalaro. Waiting game na nga lang ang mangyayari mga tol. Ano kaya ang naging problema ni Mikey Williams at bigla na lang nagbago ang mga desisyon nito? Tatapusin na ba ang karera nito sa basketball dahil na rin sa mga kabilaang issue sa kanya? Abangan kung ano magiging hakbang ni Mikey Williams na kakaharapin nito bilang manlalaro. Comment down below kung ano ang sa tingin nyo mga idol. Peace out! For both teams. Mikey going to the other lane. Halos back to the basket na yung tira na yun. Pectus off the glass. Ngayon may patience niya. No? Hindi yung he changes his speed after he gets off that screen. Si isa pa na napapasok ng Magnolia. That's Paul Lee. Oh, Mikey Williams. Just... Malaking na yung lamang nila. Kaya nagbago na rin nag-rotation si Coach Chot. In fact, pati nga si Kelly, si St. Castro. Take another look at that triple off the crossover. Williams taking it right on top of Barroca. Mikey contra Mark. Caught over him kanina. Will he do the same again? Mikey's got the touch! So kailangan mas maganda ang pag-handle ng possession nito ng Magnolia. TNT looking to hit 40. Ganda naman ng balay ni Mikey. Mikey, down the middle, sinagasaan si Gio. It's gonna be a three-point play opportunity. And that is the best way to get back someone who is trying to make you lose your game. Sangalang, De La Rosa, and Lee, as we mentioned. 14, hinahabol ng Magnolia. Mikey had to adjust in midair. Take another look at this, RG. Jackson Corpus was there as a secondary defender, but Mikey Williams initiated the contact, yes, but he still had enough upper body strength to finish that day.